Dinakman ni Asmodeus si Gabriel, pero parang itong hangin na lumampas sa anino niya ang mga braso ni Asmodeus. Lumitaw muli si Gabriel sa harapan ni Asmodeus. Napaangat ang buong katawan ni Asmodeus nang tumama ang palad ni Gabriel sa gitna ng harang nito at napabuka ang mga kamay ni Asmodeus. Bukas na bukas ang depensa ni Asmodeus. Nagulantang ang mga manonood. Big Boss! Pag-aalala ni Marcos. Isang nakakabulag na liwanag ang bumalot sa paligid dahil sa lakas at bilis ng pag-atake ni Gabriel. Ang teknik na ginamit niya upang magapi ang mga kalaban niya ay siya ding teknik na ibinigay niya kay Asmodeus. Tinanggap ni Asmodeus ang buong bangis ng napakalakas na sekretong teknik ng Niraya. Nabalot ng usok ang paligid at nagsimulang umulan. Biniyak ng kidlat ang kalangitan. Big Boss! Mahinang wika ni Marcos. Hindi rin makapagsalita ang ibang tauhan ni Asmodeus. Hindi nila makita ang pinuno nila. Nakatayo lang din at hindi gumagalaw si Gabriel. Dahan-dahang nawala ang usok. Bumuga ng dugo si Gabriel. Dito nakita ng lahat na nakabaon sa sikmura ni Gabriel ang apat na daliri ni Asmodeus. Wala itong pinsala sa napakalakas na atake ni Gabriel. Hinugot nito ang mga daliri at dumanak ang dugo ni Gabriel sa sahig. Bago pa ito bumagsak, sinakal siya ni Asmodeus at iniangat sa ere. Walang saysay ang kamatayan mo dahil hindi mo ako matatalo. Sinayang mo lang ang oras mo sa paggamit ng teknik mo. Magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay. Hinagis ni Asmodeus ang walang buhay na katawan ni Gabriel at nahulog ito sa airship. Bumulusok ang katawan ni Gabriel at nagbunyi ang mga kampon ni Asmodeus. Oh! Sigawan ng mga ito. Samantalang si Ronald naman, halatang hindi kumikibo. Hindi ito nag-react man lang sa laban at tahimik na nanonood. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya lumuluha. Sa kabilang dako, bumagsak ang isang larawan ni Gabriel mula sa isang silid. Pinulot ito ng bayaw ni Gabriel na si Richmond. Kinuha ni Richmond ang kapatid at ang pamangkin niya at dinala sa kanya upang ligtas ang dalawa sa anumang panganib. Hindi lang sa mga halimaw, kundi sa mga kampon ni Asmodeus. Nakahiga si Loren at kasalukuyang nagpapahinga sa silid nito. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit bigla akong kinakabahan? Nilinis ni Richmond ang mga bubog ng salamin ng picture frame. Pinuntahan niya sa silid ang kapatid. Natutulog pa rin si Loren at tulog din si Rosemary. Inilayo ni Richmond ang isipan sa pagiging negatibo dahil ayaw niyang mag-isip ng masama. Nagkaroon muli ng pagpupulong ang natitirang hunters at Marine Corps. Mga kasama, may masama akong balita. Panimula ni Richmond. Meron akong nakuhang impormasyon na kasalukuyang nasa kamay na ni Asmodeus ang secret island ni General MacArthur. Patuloy ni Richmond. Diyos ko, pero paano nangyari yun? Pagtataka ni Micaela. Nakita naman natin
kung paano umalis si Asmodeus kasama ang malakas na alagad niya. Kaya't hindi imposibleng mapasok nila ang hideout ni General MacArthur. Sagot naman ni Venus. Ngayon, wala nang secret island. Ibig sabihin, hindi na magiging balanse ang tagumpay natin. Magdasal lang tayo na sana'y magkaroon pa ng himala. Sabat ni Bashi. Tumayo naman si Richmond at tumabi kay Venus. Ang mission natin ay sirain ang secret island. Kapag nagawa natin yun, masisira ang lahat ng pinaghirapan ni Asmodeus. Ani Richmond. Saan naman niya matatagpuan? Tanong naman ni Joey. Nasa kabilang bahagi ng isla ng Santa Barbara. Malapit lang ito sa karagatang border na nag-uugnay sa San Pablo at San Vicente. Isa itong maliit na isla. Wika naman ni Miguel. Kasama niya si Benny at kakapasok pa lamang nila. Napatayo ang lahat upang harapin sila. Benny, ayos ka na ba? Anong pakiramdam mo? Ang tanong ni Joey. Okay lang ako, pinsan. Salamat sa pag-aalala. Pasensya na kung hindi tayo nagtagumpay sa misyon natin. Kasalanan ko lahat ng to. Ani Benny. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa amin. Ginawa lang natin ang makakaya natin. Isa tayong team. Isang hunters. At makakaya natin ulit ito. Ang saad ni Richmond. Napatingin si Venus kay Richmond. Tama. At ikaw din, Richmond. Segunda pa ng babae. Napangiti si Richmond. Ang secret island ay kinoconvert ngayon bilang kampo ni Asmodeus. Kailangan natin silang mapigilan. Hindi alam ni Asmodeus ang sekreto nating sandata. Sambit ni Richmond. Anong sandata, boss? Pagtataka ni Bashi. May tatlo tayong mandirigma. Tumingin ang lahat kina Miguel, Joey at Penny. Alright, the big three. The three warriors. Tuwa naman ni Micaela sabay kindat kay Miguel. Sinungitan lang ito ng lalaki. Kinakailangan lang natin masira ang main system ni General MacArthur. Turan pa ni Richmond. Miguel, Joey at Benny at kasama pa ang iba will infiltrate the building. Ipapadala ko sa inyo ang datos para mapag-aralan nito. Gayunman, siguradong gwardyado na ito ng mga alagad ni Asmodeus. Dapat kayong mag-ingat sa bawat galaw nyo doon. Wika ni Richmond. Tumango ang mga hunters. Nag-fist bump si Nabashi at Venus. Pero bago yon, kailangan kong makipag-ugnayan sa acting president upang makakuha ng suporta. Naniniwala akong ayaw din nito sa pinaggagawa ni Asmodeus. Hindi natin ito makakaya ng mag-isa lang. Kailangan natin sila para tuluyang mapabagsak si Asmodeus. Ang dagdag pa ni Richmond. Boss, paano naman si Gabriel? Wala ba tayong impormasyon kung nasaan siya ngayon? Tanong naman ni Bashi. Nawala ang device sa kanya. Malamang nasira ito matapos ang nangyaring labanan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero kung saan man siya ngayon, sana'y makabalik siya. Sa ngayon, limitado na lang ang oras natin para magsagawa ng rescue. Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Sagot ni Richmond. Sa kabilang bahagi naman, dumaan ang isang fishing vessel nang may napansin silang palutang-lutang sa karagatan. Pumito ito ng malakas at tinawag ang pansin ng mga crew. Nagsilabasan ang mga ito at nakitang lumulutang ang isang lalaki.
may ilang mga pating ang umaaligid sa katawan nito. Mabilis na dinakot ng mga mangingisda ang katawan ng lalaki. Sino siya, kapitan? Tanong ng isang crew. Paano ko naman malalaman? Eh di naman ako manghuhula. Sorryin niyo kung humihinga pa ba yan? Utos ng kapitan. Lumapit ang medic na crew at tinignan ang kalagayan ng lalaki. Buhay pa siya, kapitan. Pero mahina ang pulso niya. Kailangan niyang magamot agad. Ang wika nito. Anong ginagawa niya sa lugar na to? Isang lihim ang islang ito ah. Malamang isa din itong halimaw. Saad ng isang crew. Kung vampira na yan, edi sana nakadilat na ngayon ang kanyang mga mata at kinain ka na. Sambit ng kapitan. Dalhin siya sa loob, bilis! Utos pa ng kapitan. May 8 flat screens na nakapalibot kay Richmond at Venus. Ang bawat isang monitor ay naka-online video call ang ilang kinatawan ng Army Forces at ang Defense Secretary ng bansa. Pinag-usapan ng grupo ang posibleng paggamit ni Asmodeus sa teknolohiya ni General MacArthur. Hindi na inilihim ni Richmond ang katotohanan kay General MacArthur. Isiniwalat niya ito lahat at nasorpresa ang karamihan sa mga representatibo. Naniniwala ang mga ito sa malaking pinsala na maidudulot ni Asmodeus. Sila ang dahilan kung bakit naglipa na ang nakakahawang sakit. At ngayon, gagamitin naman ni Asmodeus ang malakas na sandata laban sa mundo. Kailangan nating durugin ang isla sa lalong madaling panahon. Wika ng general ng Armed Forces. General, hindi natin pwedeng pasabugin ang isla dahil napapaligiran ito ng mga chemical weapons. Ang dapat nating gawin, sirain ang systems na siyang nagpapagalaw sa isla. Saad ni Richmond. Sang-ayon ako sa sinabi mong yan, Richmond. So ayon kay Mr. President, ipapadala niya ang sandatahang lakas upang tumulong sa misyon niyo. Sambit ng Defense Secretary. Napatingin si Venus kay Richmond. Nakapikit ito at tila masaya. Sa pagitan ng San Pablo at San Vicente, dumating ang isang grupo ng mga aircraft bombers. Tumunog kaagad ang mga sirena ng gusali sa paligid ng isla. Nagtipon kaagad ang mga tauhan ni Asmodeus upang pabagsakin ang mga ito. Gamit ang mga anti-aircraft guns, pinaputokan nila ang mga nasa himpapawid. Sinipat ito ni Freedom at nakitang galing sa Armed Forces ang mga ito. Isang malaking atake ang isinagawa ng humaliling pangulo laban kay Asmodeus. Mula sa bayan ng San Pablo, magkakasunod na mga missiles ang sumirit sa kalangitan at bumagsak sa mga target nilang mga gusali sa isla. Ang mga missiles na ito ay sinalubong ng napakaraming anti-missile drones ng makinarya ni Freedom. Sumabog ang mga ito sa himpapawid at nag-scramble kaagad ang mga drones upang salubungin ang mga nag-aambang mga umatake. Big Boss, inaatake po tayo ng Armed Forces. Isang malaking pagtatraidor ang ginawa ng Pangulo. Balita ni Marcos. Mula sa trono na ginawang fortress, tumayo si Asmodeus at nag-utos ng national broadcast. Bumukas ang mga malalaking screen sa bawat lungsod at pamayanan ng bansa. Mga mahal kong kababayan, ang ating lupain ngayon ay inaatake ng makakaliwang grupo sa utos ng ating traidor na Pangulo. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kontrolado ko ang sitwasyon na ito at makakaasa kayong pababagsakin ko
ang mga ahas sa ating bayang sinilangan. Uubusin ko sila at wala akong ititira. Pangako yan. Nag-alsa ang mga taong survivors. Kanya-kanya silang tago sa mga sirang gusali at istruktura upang makaiwas sa mga naglalakihang missiles. Todo suporta naman ang iilan sa kanilang bagong itinuturing na pinuno. Ang pinunong sa maikling panahon sa pananatili nito ay pinuksa ang mapang-abusong gobyerno at opisyal ng bansa. Pinuksa ang malalakas ng pamilya at mga sindikato at pinuksa ang kriminalidad sa buong nasyon. Dumating ang mga malalaking trucks ng mga alagad ni Asmodeus. Binigyan ng mga makabagong armas. Tinulungan at sinuportahan naman ng iilang survivors ang pamumuno ni Asmodeus sa abot ng kanilang makakaya. Samantala, dumating ang daan-daang armored units ng gobyerno. Iba't ibang klaseng mga tangke de guerra ang bumangga sa malaking barikada ng San Pablo border. Kasunod nito, ang pagpasok ng napakaraming armed forces. Naging matagumpay ang kanilang pagbomba sa mga istruktura ng bayan at nandito ang army nila upang durugin ang mga kalaban. Subalit sinalubong rin sila ng mga bala at kanyon mula sa mga tauhan ni Freedom at mga alagad ni Asmodeus. Nagkaroon ng malawakang putukan sa magkabilang panig. Ang bawat gusali ay mga kalabang dumidepensa at umaatake sa armed forces. Buong tapang na binangga ang puwersang sandatahang lakas. Sa himpapawid naman, dumaan ang isang covered aircraft. Bumukas ang pinto nito at tumalon ang isang squad ng Marine Corps. Pinamumunuan ito ni Venus. Dalawa pang mga aircraft ang dumating pero sa magkahiwalay na direksyon. Tumalon din ang tigisang squad ng Marines. Ang ikalawang squad ay pinamumunuan ni Bashi at ang ikatlo naman pinamumunuan ni Joey. May dala silang mga scrambling devices upang sirain ang komunikasyon sa system ng Secret Island. Ang mga gamit na ito ay sinuplay ni Richmond. Dahil sa espesyal na suits ng Marines, hindi sila nakita na naglanding sa iba't ibang bahagi ng isla. "This is Venus. Papunta na kami sa target area. Nasaan na kayo, Joey at Bashi?" Report ni Venus. "This is Bashi. Patungo na din kami sa target." Sagot naman ni Bashi. "This is Joey. Mag-iingat kayo." Radyo naman ni Joey. "Okay guys, bilisan na natin. Maghahanap tayo ng pwesto para may advantage tayo sa kalaban. Move out." Utos ni Venus. Dumating ang airship ni Richmond. Malayo pa ito sa isla. Dineploy na niya sa karagatan ang tatlong miyembro ng Hunters. Kasama nila dito sina Jacob at Julius na bagong miyembro ng Hunters na may hawak ng isang external device upang i-shutdown ang system. Gamit ang guide nila na si Micaela, sinuong nila ang kailaliman ng karagatan para makalapit sa isla na walang nakakaalam. Gumamit sila ng mga scuba equipment at maingat na nilakbay ang kailaliman ng dagat. Nakarating sila sa pinakailalim at binuksan ni Micaela ang isang tunnel at dito sila pumasok. Samantala, si Miguel naman ay humiwalay at sa ibabaw ito pumunta. Lumitaw siya sa dagat at napansin niya ang mga bantay sa paligid. Pawang mga alagad ito ni Asmodeus. Armado at may makakapal na body armor. Ginamit ni Miguel ang kadiliman ng gabi upang makapasok nang walang nakakakita sa kanya. Maingat ang bawat pagkilos niya. Umakyat siya ng pader at dinispatcha kaagad ang isang bantay sa malapit. Sa tunnel naman,
lumusot at lumabas sa isang underground floor ang grupo. Unang lumabas si Micaela, kasunod si Benny, Julius at Jacob. Walang tao sa paligid, kaya malayang nakapasok ang grupo. Si Micaela naman ay ang huling pumasok at nagset ito ng ilang bomba sa paligid para sa pagtakas nila. Okay, according to our info, nasa taas ang target room. Dalawang palapag buhat dito. Mag-iingat tayo sa ating bawat galaw na maaaring makapukaw sa mga kalaban. Bulong ni Benny. Tumango naman ang grupo at nagkanya-kanya ng mga kilos. Nagliab ang ilang gusali ng bayan sa malalakas na mga pagbomba ng aircraft bombers ng armored forces. Wala ring humpay ang pagbuhos ng mga rockets nila at dinurog ang bawat gusaling may nakatagong mga nagtatanggol sa syudad. Napaurong ang mga survivors. Maging ang mga alagad ni Asmodeus ay tila napaatras na din dahil sa lakas ng puwersang militar ng gobyerno.